may patay sa pamilya, pero magpe-perform ka. Pag nasa event ka kasi, ibang tao ka eh. Clown ka. So ang name ko as clown ni si Kuya Tot. Pag nasa event ka, si Kuya Tot ka. So kung ano man yung nararamdaman mo, trabaho muna tayo. Professional dapat. Pasayahin mo yung tao kahit medyo may nararamdaman ka. Paano hindi po nagagawa? Ano, ganun. Ayun, ship na nung ano, clown ka na. Mostly, pag sinabing clown, akala ng mga tao, pupunta lang sa event, doon sa magic tricks, tapos na, babayaran na. So, that's not the whole story sa pagiging clown. We handle the event na kailangan naming ma-entertain ang buong crowd, ang lahat ng bisita, ang mga bata, in 3 hours or more. Hindi lang kami basta magpapatawa, magagawa ng magic, ini-entertain namin yung tao. Pinasasaya namin sila, make sure na memorable yung araw na yon sa kanila. So hindi mo lang pwede sabihin na basta na clown lang. Kaya pag sinabing, ah clown ka lang, hindi ako papayag. Kasi may seminars kami, malaki bayad sa amin, gwapo ako, ganun. My name is Jerwin S. Mañabo. And you can also call me Kuya Jer. Isang beses lang, wag dodoblihin, Jer lang, okay? And I am a professional clown. I'm on the business for almost 11 years na po. Ang clown name ko po ay Kuya Tot. Meron po akong kasama si Kuya Ban. Absent lang po siya. So, tandem po kami. Ako po si Tot, yung kasama ko po si Ban. Before nung pagka-graduate nung high school, siguro mga 1999, batch 98-99 ako eh. Tapos wala pang masyadong applyan noon. Pero marunong na ako mag-magic noon. So merong isang clown na nakita ako mag-magic, sabi niya gamitin ko daw yung magic ko sa pagka-clown. So since wala man akong ginagawa that time, kaka-graduate lang, tinry ko ngayon mag-clown. Assistant pa lang ako dati. Tapos, tinrain ako noon na mag-magic na nga sa mga birthday parties. Hanggang sa natutunan ko na. Tapos, pinag-handle na ako ng sarili kong birthday party na ako yung host, ako yung magma-magic. Doon na nag-start lahat. So, pero, yung pagka-graduate, mga pabrika muna, yung mga production operator. Tapos, kasi doon, endo-endo eh. Hindi naman nare-regular before nung mga panahon na yun. So pag natapos ka ng tambay ka na rin agad after mo ng 6 months sa pabrika. So yun, yung mga tambay days ko, nag-clown ako noon. Noong mga panahon na naging sideline ko yun. Kasi may mga ibang trabaho din naman na napasok. Tapos nakakapag-apply din sa mga pabrika-pabrika. Every Saturday, Sunday, nakakapag-clown. Before, experience lang before, hilig mo lang mag-magic, pwede ka na mag-clown. So dahil nakita ko na hindi pala yun ganun lang, hindi lang basta magma-magic ka, hindi lang basta mag-birthday party. Nag-take ako ng mga seminars about sa pag-magic and also sa pagka-clown, sa hosting. May mga seminars yun. Also, member ako ng Mahika Artists of Deception, isang magic group dito sa Cavite. Ang aming founder ay si Ian Adriano, 4-time champion ng Talentadong Pinoy. So member ako noon, doon ko natutunan lahat nung about sa magic, stage magic, using dub, mga live animals, rabbit, yung ahas, ganun. Also sa mga hosting, ganun. So meron ding mga seminars about sa kung paano yung tamang mga do's and don'ts sa pagka-clown. So before, walang ganun. So gusto ko mag-improve, nalaman ko na may mga ganun. Inapplyan ko, nag-take ako ng mga seminars, sumali ako sa mga magic lab. History is the Buyoyong. The first ever clown sa Pilipinas, Buyoyong. Nagkaroon sila ng sitcoms, hindi sila nagpa-parties, lagi lang sila sa TV. Tapos yun, mula doon, dumami na yung clowns. Kasi nga, nakapapanood sa TV, okay naman, binabayaran, so why not gawin sa party. Doon nagsimula ang clown, sa Buyoyong. So legendary na yung mga yon. Sila talaga ang nagsimula ng clown sa Pilipinas. Si Yoyong, si Sir Jojo Perez. Siya yung nagko-conduct kung paano yung pagiging professional clown. Hindi lang basta clown. How you handle kids, how you handle events, kung ano yung mga sasabihin mo, mga hindi mo pwede sabihin. Clown etiquettes, yung grooming, lahat itinuturo doon.
si Sir Jojo ang nagpapa-seminar nun. Usually, ang kinukuha namin ng mga assistant sa clown, gaya ko, before, tambay-tambay lang muna, so wala kang ginagawa. Yun yung tinetrain namin. Para meron siyang gawin, kumikita siya sa free time niya. Sinasama namin sila, ginagawa namin silang assistant, tinuturuan namin mag-makeup, mag-bihes. Ngayon, kung ma-pick up nila yun agad, marunong na rin sila mag-magic, dun magsisimula na ang pagiging clown nila. So yun yung mga hinihikayat namin, yung mga out of school, basta yung walang trabaho, isinasama namin yun para may trabaho sila, may pera sila, matututo sila. Pag tumagal, magiging clown na rin sila. Sila yung tatawagin na head clown. Pwede na silang mag-handle ng isang event. Puhunan, kailangan mo lang syempre sarili mong costume. Before yung mga panahon namin, 1999 nga, 2000, 2001, ganun. Nire-rent lang namin yung mga costume. So, kakagtasin yun sa bayad namin as assistant. So, before, 150 lang ang assistant. Bibigyan mo yung 50 mo, bibigyan mo dun sa costume. Tapos, meron naman before tumaas na, nagtaas na 200 na assistant, pero 50 pa rin yun sa costume. So, nire-rent yun. Ngayon, kung ikaw ay leader na clown, ikaw ay MC na clown, nag-handle ka ng isang event, so, kailangan mag-produce ka ng sarili mong gamit. Like, yung mga magic mo, yung costume mo, yung makeup mo, lahat yan, yung sapatos mo, lahat kailangan ikaw ang mag-produce kasi MC magician ka na. More or less for sa costume ko, 2 sets kasi may costume ko, meron ako. Siguro ang nagamit ko na or nagastos ko sa isang costume, 1,500. So dalawa yung costume ko, 3,000. Hindi pa kasali yung mga buhok mo, yung mga headgear mo, yung gloves mo. So kung 1,500, 2,000 isang set. Hindi pa kasama to kasi ito ay 1,000 din. So 5,000, isang set na clown. Kailangan kasi pag clown ka, may mga contact ka na catering services. So sila yung magbubook sa'yo sa mga events nila. And also, we do charity shows. Nag-charity shows kami, lalo nung Taal, pumutok yung Taal. Nag-charity shows kami doon, may mga kasama kaming magician, ventriloquist, mga clown, mga face painter. Tapos pag mga events naman, syempre yung sa mga may catering service, kadalasan big events. So kailangan nila magandang clown katulad ganyan. Yung isang group na kakilala ko sa Inner Magic Club, may mga members sila na uma-attend sa mga ganong convention na may mga gatherings ng mga clowns. Ang event doon, magmamime ka lang actually kasi international yon. Kailangan mapatawa mo yung whole crowd nang wala kang sinasabi. Puro action ka lang. So mime, parang mime ang ginagawa nyo. Meron eh. Wala pa. Meron, may plan. Nung nagka-pandemic, bawal po yung mga events, no? Kaya tigil po lahat, even mga hosting, mga magician, mga clowns, tigil po talaga lahat. Kaya mahina po ang business po namin nung nagkaroon po ng pandemic. Naghanap ako ng ibang trabaho. Kasi wala lang ng clown. May iba pa, balloon decoration, ganon. Kasama kasi yun sa pagkaklon. Tapos also, I am an aquascaper. Nagdi-design ako ng mga aquarium with planted tanks. Yun yung ginagawa ko kasi bawal pa nga yung mga clown. Wala kami masyadong events, cancel lahat. So yun ang ginagawa ko. Nag-aquascape ako at saka nagbaballoon decoration. Ang totoo niyan, mahihain ako dati. Nung unang salang ko nga, mahihain ako eh. Na ano ko. Kailangan in character ka. Pagdating mo sa event, malaman agad nung nagpa-event na ikaw yung clown. So kausapin mo sila, ano yung pakay mo sa kanila, ganun. So dun pa lang, first impression, kailangan, ito yung clown, masaya siya kausap. Dun rin kami nakakakuha ng tip. Sa pagiging polite. Nasa seminar din yon kung paano, how you handle kids, how you handle clients, lahat yon. So kami, kailangan masaya talaga kami. Even Pasko, nagka-clown kami, Pasko. Hindi namin kasama ang pamilya na.
Yun ang mga ginagawa namin. Be jolly. Don't take things seriously. Kasi meron akong event before na yung pamilya nila talaga masusungit. So, sinabihan na ako nung catering na ganun nga, na lagi may tension, lagi kasi may alingan, ganun, may parang kung ano man sa pamilya nila. Pinag-aralan namin yon na i-handle yung mga ganun. So, hindi pwede na magpadala ka sa kanila. So, natutunan ko bilang clown na maging masaya ka all the time. Kahit may problema dyan, gawin mong katawa-tawa or gawin mong funny moment yung problema. Meron naman na akala mo conservative yung ayaw nila ng mga ganong jokes. Pero pag nag-jokes ka sa kanila na gano'n, natuwa sila, mas okay yun. Pag meron ano, nakaganon lang. Pero nung nag-perform na ako, tumawa naman sila, tuwan-tuwa pa nga eh. Kaya dun mo maiaano yung tao, kumbaga makakapa mo yung tao. Hindi lang ko mo sinabi na, ah, ganyan, matara yan. Ano. Hindi, kailangan mapalabas mo yung ano nila, wacky side. Yun yung natutunan ko at naia-apply ko ngayon. Dahil clown ka lang, ayaw nila tumawa sa'yo. Ayaw nilang malaman nila na natutuwa ka sa kanila. So, mas challenging sa akin yun. Kasi yung ano na, kahit mag-joke ka, nakaganon lang. Kahit mag-magic ka, hindi ka pinapansin. Challenging sa akin yun. So, ginagawa ko, kinakausap ko sila. Pwede mo namang, okrayin sila, not just below the belt. Basta yung matatawa lang sila. So, nagawa ko na yun maraming beses na ayaw nila kunyari ng ganon. Pero okay naman din pala sa kanila. Kailangan mag-update kasi yan yung pinakaunang-una kong natutunan nung naging assistant ako. So sabi ko, dapat meron ka at least iba-ibang performance, iba-ibang atake. Yun dapat, hindi yung paulit-ulit lang. So kung ano yung mali na mga nakita ko sa mga past na mga events na sinasamahan ko, hindi ko yung ginagawa. So nag-upgrade din ako. Ngayon, gusto nila mga clowns nag-English. So, kailangan mag-English ka, even though hindi fluent. Kasi yung iba, sasabihin nung catering service, ako, Inglesero mga yan. Yung gano'n, kailangan nag-English ka. Puro Filipino naman. So, di ba? Gusto nila mag-English ka, puro Filipino naman. O, hindi nag-English lang ako. Di na sabi ko, good afternoon everyone. O, tapos pagayong mga kids, okay, what is your name? Who does your mother? Who does your father? English yun. Di ba? Tapos pag merong sumita sa akin na, ay, mali. Sir, nag-ano po kami dito? Alam ba, may sumita sa akin, no? Sabi, ay, mali yung English. Ma'am, do not minimalize me. My mother taught me every once in a while. That's why I know English, okay? Don't minimalize me. Yung mga ganon. So, even, nag-English ka, di ba? Yung iba, naniintindihan nila, natuwa pa sila na patanga-tanga ka. Iba po ang magic ng clown at iba po ang magic ng magician. Sasabihin sa akin, magpalambas ka nga ng kalapate, ma'am, dapat po magician ang kinuha nyo. Iba rin ang talent pinon. So yun yung hindi alam ng ibang clown. Mayroon naka-clown, tapos naglalabas ng kalapate, naglalabas ng ahas, naka-clown ka. Mali po yun. Dapat nag-magician ka kung yun ang gusto mong gawin. Dapat naka-formal na magician outfit ka. Kasi yun yung ginagawa ng magician. So, pagka-clown ka, dapat ang magic mo, pang-clown, pang-kids. Papakita ngayon natin yung ginagawa ko na clown magic. Kailangan po natin ng pipili. Piling ka po. Okay. Pakita po sa camera. Tatalikod ako, bawal ko makita. Okay na po. Ngayon, ibabalik mo yan sa akin. Kahit hindi ko pa yan nakikita, hahanapin ko yan. Okay? Ibabalik mo yan sa akin. Ready? Balik mo yan dito. Ngayon, hahanapin ko na yung card mo. Para mahirap, pipikit ako. Ready? Hop! Ito ba yan? Tama? Tama. Okay.
Yan ang clown magic. Hindi mo kailangan magpabongga ng magpabongga, naka-clown ka naman. So iba po ang clown magic sa isang professional magician. May sarili na akong party needs. Dati yun yung plano ko. Ngayon naman, I want people to know me as a professional host. So mag-host sa TV or sa mga big events or sa mga convention. Ganun. So yun ang pinag-aaralan ko ngayon. Hosting. Starting clown. Huwag nila gayahin yung nakikita nila sa mga leader nila. Pwede namang kumuha ng ibang points doon para makapagsimula sila. Huwag lang gayahin mismo yung leader na pinag-a-assist nila. Kala nila, pag ginawa nila yun, nagsarili sila, professional clown na sila. So advice ko sa kanila, gumawa sila ng sarili nilang script, gumawa sila ng sarili nilang routine, huwag sila manggaya. Yun ang advice ko sa mga bagong clown. And also, hindi yung pag kumita ka na, gagasusin mo lang sa kung saan-saan magiinom ka. Mag-invest ka ng gamit mo. Yung mga kilala kong gano'n nagsisimula. Pagkatapos ng event, may pera na, nag-inom na. So mali. Sa mga bagong clown, mag-invest ng kung ano man yung kailangan nyo. Huwag nyong gasusin sa kung saan-saan. Parang motto ko na nga, don't take things seriously. Not naman to the point na talagang hindi mo siseryosohin yung mga bagay-bagay. Just make things light. Huwag masyadong dibdibin, gano'n. So kasi nagiging depression pag sobrang overthinking, gano'n. So, just have some fun. Kung gusto mo magsaya, magsaya ka. Kasi sobrang isip, yun talaga, mababaliw ka. So, as a clown, yun, pwede mong idama yung ibang tao sa vibes mo na ma-happy ka, jolly ka. Para naman hindi sila lagi na lang iniisip nila malungkot. Pasayahin mo sila.